meron tayong breadcrumbs at saka cornstarch na gagamitin natin as binder. Meron din tayo dito, of course, yung malunggay, dried malunggay na pinowdered ko na. Meron din tayong paprika. And then, granulated garlic, brown sugar. You can also use white sugar kung ano prefer mo. And then, itong suka. Wala tayong magamitin ditong preservatives para safe siyang kainin ng buong family natin, lalo na yung mga kids natin. So, unahin natin ilagay yung mga dry ingredients. Bread crumbs. Tapos yung ating pepper. Salt. And then yung ating paprika. Granulated garlic. Tsaka itong ating sugar. Dagdag na rin natin itong ating malunggay. Dried malunggay leaves. Pahaluin lang natin siya. Hanggang sa ma-incorporate na lahat ng ating ingredients. Inuna ko yung mga dry ingredients natin, ha? So, pag medyo nag-mix na siya, pwede na natin i-add yung mga liquid ingredients natin. Ito yung toyo. At saka vinegar. Haluin lang natin siya continuously para ma-absorb nung ating ground chicken yung lahat ng ingredients natin. So, mix lang natin siya. Then, pag nakita nyo na medyo wala na yung mga, yung liquid na ingredients natin, pwede na itong i-mold sa kung anong gusto nyong shape. Ito na siya. So, pwede na natin siyang i-ref. And then, i-mold din siya kung anong shape ang gusto nyo. So, ito na yung ating finished product na malunggay chicken longganisa na na-mold na siya. Then, na-ref na rin siya kaya nag-form na siya. Thank you.